Levante mo, hindi linya. Atras mo, atras mo. Hop. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pang number 14, tignan natin mamaya kung hanggang saan yung kanyang timbang. Kaibigan, muli sila kay po ito. Kasama natin si Brent. Siya po yung magiging kapalit. Kapalit ko sa unit na to. Itong unit na to, mga kaibigan, ay pag-aari ni Boss Relan or si Pinoy Kalakyan Truckers. Hindi naman siguro lingid sa kalaman nyo na si Boss Relan meron na rin siyang YouTube channel. Kaya po dalawin po natin siya at tulungan natin siyang mag-build ng kanyang bahay. Ayun, shout out sa iyo, Boss Relan, ha. Ayan, bali si Brent is ilang taon ko na pala, Brent? Kaka-turn ko lang po ng 21. Ah, 21. Batang-bata, mga kaibigan, ha, 21, ha. Wow! Let's say sabihin natin kung ano yung sinasahod ko, sinasahod din niya. So after 20 years old pa, 40 years old na siya. Aba. Mayaman na si Brent. Ganun, bata pa siya. May asawa ka na ba? Binata? Naghanap ka ba? May girlfriend po. Okay. Malas niya, mga kaibigan. Lalo na yung mga ladies. Akala ko binata pa siya. Kasi kung binata pa si Brent, ang gagawin po namin sana, pwede kayo magpasa ng resume. No, baka sakaling joke lang ha, kasi baka mamaya magalit yung girlfriend ni Brent. Sana naman huwag ka magalit. Ano pangalan? Shout out nga pala. Shaline po. Shout out kay Shaline, girlfriend ni Brent. Oh, yun. Ayun nga, mga kaibigan, so bali si Brent, ang experience niya sa pagiging truck driver is ilang taon ka nang nagda-drive ba? 19 po ako nung nag-start po ako.
19, 20, 20. So, mayroon na siyang 2 years experience. Pero ikaw ay, ang ruta mo lang is? Puro Canada po kasi. Canada lang. Why? Bakit? Kasi nga po, 21 po kailangan pag pa US. So, Canada only 19. Or like, before 21, okay lang po. So. Oh. So, malinaw ang sinabi ni Brent, mayroon din AIDS na maaari kang mag-cross border from Canada to US. So, siya, nung nag-start siyang mag-drive ng trucking, nung naging truck driver siya, 19 years old pa lang niya, since hindi siya agad-agad no na makatawid ng US, gawa nga lang sa edad niya, bata pa lang siya, inantay niya nang makatungtong siya ng 21 years old. Kaya naman si Brent ay 21 years old na ngayon, pwede na siyang mag-crossing ng border. At si Boss Relan nakikiusap sa atin na kung maaari lang ay isama natin siya sa trip natin upang sa ganon mabigyan siya ng kunting tip at idea. Alam niyo naman mga kaibigan, si Lakay ay yun ang ating mga gawain. Wala tayong ibang ginagawa kundi mag-ambag ng konting kaalaman sa mga kaibigan natin katulad niya at sa mga viewers din natin. Kagandahan niyan, pag alis ko sa truck kong ito, or I mean is sa truck ni Boss Relan na to, siya na yung magdadrive sa truck na to kasi hindi naman lingid sa kaalaman mga kaibigan ng karamihan na sila kay nga ay nagbabalak ng makakumuha ng sariling truck at maging owner operator. In God faith mga kaibigan, mag-abangan nyo lang yung mga video ko kasi alam nyo sila kay ay open book sa mga viewer niya. Ayun. O kaya, tanong ko sa'yo Brent, nung ikaw ba ay nag-aral ng pagiging class 1 mo, anong discard ikaw ba ay nag-undergo via government na funding? Kasi may mga program sila na katulad ng yung parang professional entry level. Yeah. So nagpunta po ako dun sa government, nag-funding po sila, like nag-apply po ako, in-audit po nila ako, then they called me back, tapos sagot po lahat nila ng sa training ko, like yung buong 9,000 po yun. Mm-hmm. So wala po akong ginastos sa schooling ko po, like sagot po ng government lahat. Wow! So basically mga kaibigan, kapag residente ka ng Canada at nandito ka na sa Canada, may mga oportunidad dyan yung mga program ng government na maaari po tayong makabel. Hindi lang sa pagiging truck driver po, marami pa po dyan. Mga kung gusto mong mag-aral bilang caregiver, meron din, di ba? May program din sila na hindi mo na kailangan maglabas ng pera mo sa bulsa mo. Sila na mismo, ang tanging gagawin mo lang is kailangan mo lang maipasa yung mga requirements. Yeah. Right? At pagkatapos, on the way ka na sa iyong pangarap. Yan. Wow! So basically, si Brent nag-undergo bilang katulad ko rin na kumuha siya ng class 1 niya, no? Kumuha siya ng class 1 niya na hindi rin siya naglabas ng amount ng pera. Ayun, mga kaibigan. Anong may share mo, buddy, sa pagiging truck driver mo sa 2 years mong experience sa karsada na? Kasi meron ka na experience eh. Yeah. Lalo sa winter, yun. Yeah, sa winter lang, you have to be careful because like yung mga weather, slippery, dapat alam mo kung like how the weather, like yung road, you should be able to tell kung slippery ba yung road. Mm-hmm. If it is, like umanap ka ng pag-i-stopan mo, then paabutin nyo na lang umaga, doon na lang po kayo matulog kasi, you know, safety is first. Oo. Yep. Pero, like, over the experience, masaya po trucking because I get to see Canada po. So, it was like really fun. Mm-hmm. And yeah. Wow! So, it means, sa pagiging truck driver mga kaibigan, kasama na yung yung pangamba, lalo na sa mga harsh weather. Right? Yeah, yeah. At the same time, nakaka-travel ka sa mga tanawin dito sa Canada, nakikita mo, yun yung ibig sabihin niya na masaya kasi nakikita mo yung mga bagay-bagay. Yeah. Ayun.
Yan ang kagandahan, mga kaibigan. Yeah. Ilang taong ka rin dito sa ano, Brent? Ilang taong ka na rito sa Canada? 10 years na po. Ah, so ibig mong sabihin 11 years old ka dumating. Yeah. Okay, so kaya pala si Brent medyo hindi mawala sa kanya yung Tagalog kasi sa Pilipinas lumaki na doon siya pinanganak, marunong yung talaga siya mag-Tagalog. Yeah. Pero kung sa Inglesan, abay walang tatalo, malamang siyempre dito sa kanya. Gawa nga lang dito na siya lumaki, dito na siya nag-aral. Anong grade ka ba nung nag-start nag-aral dito? Grade 6 po. Nag-start po ako dito. Nung kakadating po namin ng Canada, in advance po ako po nila eh. Like dapat grade 5 pa lang po ako, pero sa age ko po, in advance po nila ako sa grade 6. So grade 6 po ako nag-aral. Wow! So basically mga kaibigan, dahil si Brent siguro masipag mag-aral doon sa Pilipinas nung araw, no? Na-accelerate siya. Yun ang kagandahan dito sa Canada, Brent, no? Yeah. Kapag ka ikaw ay masipag mag-aral sa Pilipinas at dinala mo dito yung grades mo na magaganda, pag tinignan niya ng school, oh, puro 90 to si Brent, ha? Ano ko ba dapat? Grade 5 lang. Okay? Hindi pwede sa grade 5 yan. Gawin sa, dalhin nyo sa grade 6 agad, right away. Ganon dito kaganda, di ba? Yeah. Ina-accelerate niya, basta ikaw ay masipag mag-aral. Yes! Pero kung patamad-tamad tayo mag-aral. Wala, balik ka, baka pabalikin ka pa. May mga nakikita ko mga kabataan ganyan ngayon. Yung wala na ibang ginawa kundi puro TikTok. Pero yung mga wala ngayon kasi nga mayroon na nga tayong ganyan. Pero sana naman, advice ko lang sa mga kabataan ngayon, mga kaibigan na ako. Unahin nyo yung pag-aaral ninyo. Hindi yung puro na lang tayo, cellphone, ganyan. Ang cellphone nandi dyan lang. Ang kinabukasan mo, baka it's too late na kasi tumanda ka na. Yeah. Di ba? Ayun mga kaibigan, so since naman ay nalaman na natin yung status ni Brent, so sorry na lang, no? Sa mga nagbabalak dyan, akala ko binata rin siya, pero wala. So anyway, pagdating namin ni Brent doon sa border, kasi yun lang naman ang tanging kailangan na niya na rini-require ng aming company, no? Yung makapag experience si Brent na makatawid sa border. Kapag nangyari ito is maganda na kasi kayang-kaya na niya. Kasi 2 years experience na rin siya over the road sa driving Wala nang problema. Kaya stay tuned, babalik kami, sandali lang to. Ayun mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat. Ang current location natin ay nandito tayo ngayon sa Headingley Husky upang kunin po yung case manifest namin ni Brent para sa pagtawid ng Emerson Border. Bago ang lahat, gusto ko muna tignan natin temperature. Ang set point is 10, ang temperature ng box is 9. Yun, tama. Katulad nga mga kaibigan ng napag-usapan namin ni Brent, si Brent ay experienced truck driver na rin. Batang-bata pa siya. Wow! Nag-start siyang maging truck driver is 19 years old. Dahil nga siya ay wala pang experience sa pag-cross ng border, kaya sinama sa akin. Bali, ito na po yung huli kong biyahe kay Boss Relan, yung sa truck niya. Ngayon, kunin muna natin yung ating ace manifest dito. Hindi ko na siya ginising, nayaan ko na lang muna siyang magpahinga upang makapagpahinga siya. Mamaya gigisingin ko siya pag nasa border na kami. Kasi kailangan, kapag team kayo, kailangan pareho kayong gising pag tatawid kayo ng border. Ayun mga kaibigan, nakuha ko na yung ace manifest namin ni Brent. Ayan. Nakalagay dyan yung pangalan ko at yung team driver name Brent. Ayan. Tapos iipit ko na lang doon sa passport ko mamaya. At pagkatapos dire-diretso na kami. Mamaya ako nagigisingin yung ka-team ko kasi nagpapahinga siya. Basta ang importante pagdating namin doon sa border, bago kami tumawid, parehas kaming gising.
Ayan. Dadaan muna tayo dito sa government scale para malaman ang ating timbang. Basta tandaan mo, buddy, ha, kapag ka dito tayo sa Canada, KJ ang sukatan. Sa US is pounds. In 300 meters, keep to the right on King Street and then turn left in 50 meters. Andiyan yung cellphone mo? I-times mo nga yan. Ano yan? 5,320 times 2.2. 11,700 pounds. Yun yung pounds yun. Kasi sa US tayo. Yun, yan. Pip, 14,820 times 2.2. 14,480 times 2.2. Ilan? Ano? 14,200. 14,480 times 2.2 equals 31,000. Tama lang ang timbang natin. Tapos sa ano, 15,000 thriller, 15,000 15,050 times 2.2 33,110. Oh, tama-tama. Basta kapag nasa US tayo, ang ating maximum per axle is sa trailer is 34,000. Sa drive, 34,000 pounds. Dito sa steer natin, tandaan mo yan, 12,000 pounds. Ayan. At ang gross combination of vehicle natin, including yung ano, including yung tractor at saka yung load natin, basta yung gross, 80,000 pounds kapag nasa US ka. In 100 meters, keep to the right on King Street and then turn left in 50 meters. Kasi dito, bali, ano eh, labanan, bali, per axle, no? Pagkatapos ng per axle, mayroon ka pang gross na dapat ma-meet. Wow! Kaya, kung may pagkakataon ka na magpatimbang bago ka mag bago ka mag-drive, kunwari, katulad doon kanina, mayroon silang timbangan doon. Gawin mo lahat ng mga kaya mo makapagpatimbang para alam mo Lord Selkirk Highway, Highway 75. Para alam mo yung timbang mo. Si pagka hindi mo alam yung timbang mo, laki multa yun. Turn left on Lord Selkirk Highway, Highway 75. Yan, tabi muna tayo rito para may paliwanag ko sa'yo ang diskartian hazard. Ilaw natin. Yan. Okay, nakuha ko na yung ating ACE manifest kanina. Yan. Ito yung pangalan ko at saka yung team driver name. Yan. Andyan yung tractor number 2069. Yung license plate niya nandyan. Trailer number, license plate, oh. Ito rin yung kanyang entry number. Bali, isinend sa akin yung entry number pa. Kaya isusulat natin dito. Pwede mong gawin kapag ka yung katulad niyan, halos wala ka ng ano, no, halos wala ka ng mahanap o ma yung mahintuan na
kukuha na ng Ace Manifest mo, pwede mong gawin, ipapax mo itong Ace Manifest na to, pagkatapos sabihin mo sa kanila na to be follow na yung entry number. Pero ang mangyayari nito, huwag kang tatawid ng border hanggat hindi nila tinetext yung ano, yung entry number, katulad nung dito sa cellphone ko. So isulat natin itong entry number na to. Okay, SC S 4 9 0 8 7 6 8 9. Yan yung kanyang entry number. Sulat lang natin dyan, entry, para makita nila. Tapos abot natin mamaya pag andun doon. Yan ang passport. Pag ikaw na mag-isa o may katim ka, ipit mo lang na ganyan. At pagdating natin doon sa bot, iabot mo lang ito sa kanila. At ang mangyayari, papatayin mo yung ano, ah, tanda mo to, papatayin mo lang yung makina mong ganyan. Huwag na huwag mong isit-sit up yung parking brake. Ayaw nila, maingay. Ngayon total, andito na rin lang tayo. Bababa ako upang patayin natin yung reaper natin. Pagtawid dyan para hindi maingay. Kasi ayaw nila yung maingay na ano, maingay na na sasakyan or truck na pag tumawid dyan. So pinapatay din po yun. O, patayin mo yung reaper pag pag nakalagpas ka na, tuwabi ka lang katulad nito, buhayin mo, itaas mo lang. Yan. Buhayin lang. Ay, papatayin ko lang sandali. Oh. Yan mga kaibigan, patayin ko muna itong ating reaper. Oh, off muna yan. 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 Ayun, tutuloy na tayo. Yung mga iba nag-prepare para sa pagtawid ng border. Yan. Nasaan yung passport mo? Dito na. Okay na. Itabi mo dito sa ano. Pag may ka-team ka, parehas na pala tayong Canadian. Mas nauna ka malamang siguro kasi may nauna ka naman nandito. Yan. Okay. Usually lang naman eh, magtatanong lang naman sila kung saan tayo pupunta. Is directing sa first delivery po natin. Oo. Tatanungin kung saan ang dadalhin. O, di sabihin natin, dadalhin natin yan sa ano, sa Grand Forks. Pila, pila. O, ang busy-busy sila eh, no? Ang dami nakapila, oh. Doon po, eh. Oo. Basta, ito mga ano, duty free, gusto mo punta, ito, papunta doon. Yan ang duty free, andun sa right side natin. So, ano, sumaglit doon. In 100 meters, turn right on I-29. Para sa naman, eh? Para sa naman ito po, itong duty free. Duty free? Aba. Oo, shop po. Oh, duty free shop, oh. Apo, yan, tanda mo, itong linya to, ang tracking. Makikita mo naman yung ano, ito, mababasa mo yung andan. Yes, turning north. Ayun o, truck, commercials, cargo, and livestock, dito. Cars, campers, RVs, skiflip, doon sa kaliwa yon. Okay, so off mo natin, neutral. Ilagay natin ng sarili natin sa ano? Hours of service, change na natin sa on duty. Border crossing. Yon. Okay, so naka on duty na. Ayon.
We are now officially here in the US, mga kaibigan, since yung ating camera kanina hindi niya na-captured yung ating footage. Aww. Dahil na lobat. At least physically yung proseso ng pag-enter ng US hindi naman bago sa ating mga viewers yon. Kasi napapanood naman nila madalas sa ating YouTube channel. Ayan ito. Enter mo lang dito. Please reinsert card or ticket in the direction that indicated by... Yo. Thank you for your visit and have a stay. Tapos yan, tataas. Yun. Na okay na. Wow! Kunting interview lang, ayos na. Mga kaibigan, we are officially here in US. Pero pa tayong 78 miles mula dito hanggang doon sa ating delivery location. Ayan, kahit pa paano, si Brent, mayroon siyang natutunan siguro sa pagtawid ng border. Okay. Oo. Marami pa natin. Lakay Pinoy Tracker.